Hi mga ka-native! Welcome to my vlog na naman. At bago mag-start yung vlog natin mga ka-native, nagpapasalamat po ako sa lahat-lahat ng nagsusuporta dito sa ating channel. So, bali 1,015 subscribers na po tayo. Wala bang palakpakan dyan? O, diba? Mga ka-native, maraming salamat po sa pagtangkilik at pagsuporta sa Pulamolok Native Chicken. Mga ka-native, katatapos ko lang pong bumili ng feeds para sa ating mga manok. So, gumamit ako ng box ng Paspas Pulamolok. Yan. Mga ka-native, please subscribe. Please like po and follow sa ating page sa Facebook, Paspas Pulamolok. Murang-mura po yan mga ka-native. Nagdi-deliver po yan ang mga pagkain. So, mga ka-native, ginamit po yung box. Yung may extra na box doon sa aking mga riders. Bumili po ako ng mga feeds. So, medyo marami-rami po itong feeds na ito. So, para sa CCO at sa mga breeders natin, mga ka-native. Tapos sa ating mga bantam. So mga ka-native, magmi-mix muna ako ng pagkain. Tapos pupunta doon sa ating yung tinatawag kong nursery. Kung saan nandun yung mga inahin tsaka yung mga sisiw nila. Kasi mga ka-native, meron akong senaryo doon na yung ating native chicken na hen is hindi marunong mag-alaga ng kanyang mga sisiw. So, meron akong ginawang solusyon para doon, para maiwasan natin yung pagkamatay at pagkasayang ng ating mga sisiw. Kasi, napansin ko mga ka-native, medyo nanghihina yung mga sisiw niya kasi hindi siya marunong mag-alaga ng kanyang mga sisiw. So, mga ka-native, ito yung nabili nating mga feeds. Meron tayong PDP, Integra 3000, 4000, Integra, meron tayong Integra 1000 dito. Meron tayong broiler starter. So sa next kong video, itatapit natin yung broiler starter. Kasi mga ka-native, gumagamit na ako ng broiler starter ngayon. Gumagamit ako ng broiler na feeds para sa ating mga sisiw. Yung mga nasa edad na 3 weeks old. Tinetesting ko kung okay ba ang performance kapag ginamit ko sa 3 weeks old to 1 month old. Bago ko siya ibaba sa ating range. So mga ka-native, mayroon na akong ano dito, yung Thunderbird natin. Pangmalakasan, tapos Bimig Chick Booster Mash. Yan. So mga ka-native, hindi ko na ipapakita yung video na i-mix ko mga ka-native kasi para hindi na masyadong mahaba yung ating video. So mga ka-native, mag-mix muna ako. Tapos pakainin natin yung mga breeders natin. Tapos proceed tayo dun sa ating topic na ano ba dapat ang gawin kapag hindi marunong mag-alaga ng sisiw yung kanyang ina or yung ating mga inahin. So mga ka-native, kita-kits sa ating saan ba tayo magkikita. Doon na lang sa pagpapakain ng ating mga breeders. Let's go! Mga ka-native, nagmimix na po tayo ng feeds. Nagre-remix kasi na-mix ko ito kanina tapos i-mix ko ulit kasi para ma-mix talaga yung PDP, Integra 3000 tsaka 4000. Ay, mga ka-native, so ito lahat, bali 4 na kilo po ito. 2 kilo ng PDP, 1 kilo ng Integra 3000, tapos 1 kilo din ng Integra 4000. So mga ka-native, ibibigay ko na ito. Mga ka-native, medyo busog po yung mga manok natin mga ka-native kasi nagbigay po tayo ng mga saging. So may cameraman na naman tayo. Shout out sa cameraman natin, yan si Daboy Salo. Mga ka-native, magbigay na po tayo ng pagkain. Kunti lang yung pumupunta dito kasi yung iba nasa gilid na, nasa likod. Kasi busog sila mga ka-native. Nabusog sila sa saging. So ito, busog na rin niya. Busog na rin po sila mga ka-native. Yan mga ka-native, busog na sila mga ka-native pero gusto pa nilang kumain. Yan. Kasi mga ka-native, kapag ganitong mga breeder na, need talaga nila ng mas maraming pagkain para makaproduce ng maraming itlog. Yan mga ka-native. So, mag-iwan tayo mamaya hapon mga ka-native. Hindi natin naubusin ito. Mag-iwan tayo mamaya. Tapos, meron pa tayong bantam. Tapos, meron pa tayo dun sa ating natural incubator. May mga manok pa dun, kaya bibigyan natin ng mga pigs na ganito. Tapos doon sa kabilang bahay mga ka-native is meron din tayong mga manok kaya bibigyan natin sila.
So mga kanitim, siguro sa susunod kong mga vlog, itatapin natin yung ano, yung saging na pinapakain ko. Kasi mura lang yung mga kanitis, nabubusog yung mga manok natin. Tapos makakatulong yung mga kanitis para makaproduce sila ng mas marami pang itlog. At saka mas better kasi mas sustansya din yung, hindi ko alam kung mas sustansya yung ano, yung saging. Pero sabi nila mas sustansya din yung saging. Tapos nakakatulong din mga kanitis sa, siyempre mabusog sila. So mga kanitib, proceed sa topic natin doon sa kabilang lote, sa may kabilang bahay doon sa nursery ko. Kasi meron doon mga sisiw na ipapakita ko sa inyo. Tara, let's go. Yan mga kanitib, dito na tayo sa nursery natin. So mga kanitib, meron tayong mga manok dito. Yan. Tapos meron pa doon mga kanitib. So tinatawag ko itong nursery mga kanitib kasi meron tayong mga sisiw dito. Kapag yung edad ng ating mga sisiw mga kanitib nasa day old pa lang, first day hanggang 1 week to 2 weeks dito ko po nilalagay. Yan. Mga sisiw dito mga kanitib. Yan, pagkita nyo, pakita nyo. Yan, may mga banta mga kanitib. Mix niyan dito mga kanitib, may mga sisiw. Ito, may sisiw din mga kanitib. Yan. Mga kanitib, meron ako napansin dito kanina na yung mga sisiw niya is, ano ba, mga kanitib, medyo mahina. Kaya yung ginawa ko mga kanitib, binaba ko sila para mabilad sa araw. Tapos mga kanitib, kapag malawak po yung area, kapag nasa lupa po yung mga sisiw natin, yung manok natin, is parang nag-i-enjoy sila mga kanitib, unlike dun sa kulungan na medyo malungkot sila. Kaya yung ginawa ko mga kanitib, is binaba ko sila. Tapos mga kanitib, malalaman yung inahin is hindi marunong mag-alaga na kanyang mga sisiw. Kasi una-una, humina yung kanyang mga sisiw. Tapos mga kanitib, medyo strict na po siya. Tapos palagi niya pong nilimliman yung mga sisiw niya. So kapag ganoon lang palagi, ayaw niyang ipalabas yung mga sisiw niya, gusto niya lang itago palagi, hindi po makakain yung sisiw niya. Tapos hindi po makainom. So manghihina yung ating mga sisiw. So yung ginawa natin mga kanitib is binaba natin yung native na hen na chicken. So mga kanitib, ito po yung mga sisiw na sinasabi ko. So binaba ko sila. Tinalian ko lang yung kanyang nanay. Tapos ito yung mga sisiw mga kanitib. So kanina talaga napakahina po nila. Pero ayun is okay na. Kasi nainito na sila mga kanitib yan. So wag natin silang istorbohan mga kanitib kasi medyo baka ma-stress sila. So yung ginawa ko lang dito is binaba ko lang, nilagyan ko ng pagkain, tapos merong tubigan para makakain yung ating mga sisiw mga kanitib, makainom sila ng tubig. Tapos makagala-gala sila dito, makakain sila ng mga insekto, tapos may damo-damo. So mga kanitib, so ito yung black rose kung natin mga kanitib yan. So yung topic ko siguro sa next vlog ko mga kanitib is about dun sa sinasabi kong broiler starter na ginamit ko para sa mga sisiw natin na 3 weeks old to 1 month old bago natin sila ibaba sa range. So mga kanitib, pakita ko muna sa ulit sa inyo. Pakita mga cameraman. Yan mga kanitib, so bumibilad po yung mga sisiw natin. Gusto po talaga nila ng mainit. Yan, isu-zoom ko po mga kanitib. Yan mga kanitib, yan. So nabibilad po sila sa araw. Kasi kapag nainitan sila mga kanitib, sisiga sila kasi nga mainit. Yun yung purpose ko mga kanitib na para ibaba yung hen natin tsaka yung sisiw niya para mainitan yung sisiw niya. Tapos yung sabi ko nga kanina, makagala-gala, ma-exercise yung muscle mga kanitib ng mga sisiw natin. Tapos makakain ng damo tsaka insekto. Yan. So mga kanitib, punta muna tayo dito. Kasi parang hindi against the light po. Against the light po. Kasi parang uulan mamaya mga kanitib. Pero mga kanitib, kapag gabi na, i-akyat po yung mga sisiw doon sa taas. Tsaka yung inahin. Kasi para ma-secure po natin, iwas po tayo sa mga pusa. Kasi kapag yung mga pusa po is mahilig sa sisiw. So sayang naman yung pinaghirapan natin mga kanitib. So mga kanitib, shoutout po pala kay Sir Renz TV. Sa Sarte family, sa Lacson family dyan sa Agan, tsaka sa mga Salo family, tapos sa mga Hiraw family at Aceves family. So mga kanitib, kita-kits na muna ulit
tayo sa ating susunod na vlog, mga ka-native. So once again, mga ka-native, maraming maraming salamat kasi 1,015 subscribers na po tayo. Sana yung mamonetize tayo, mga ka-native, para makatulong tayo sa iba at saka mapaganda natin yung mga manuka natin. So mga ka-native, huwag po kayong magsawa, so please subscribe and click the notification bell below para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. At kung may katanungan ka, mga ka-native, you can leave your questions below para masagot ko po yung mga katanungan nyo. Tapos mga ka-native, sa gustong mga pa-shoutout, so please, mag-leave lang po kayo ng comment down below para ma-shout po kayo. So mga ka-native, kita-kits sa susunod kong vlog. Bye-bye!